to my channel! Oh my God! Ay naku, kakain na naman tayo! Gusto mo ba yun? Charot lang! Meron tayo ditong shawarma at ito ay galing sa Art Shawarma. So maraming salamat po sa libreng pa-shawarma. Uusgahan natin yung karilang shawarma kung talaga nga bang legit na masarap yung chismis dry. Kung masarap talaga siya tapos yung ano-ano kasi ang daming bumibili sa kanila. Actually, ang daming nagbe-business ang shawarma na sa kanila kumukuha. So, titignan natin kung totoo nga yung chismis na yun. Masarap daw. Itong pinadala nila sa atin is yung package 1 nila. Actually, meron sila mga pagpipilian kasi, di ba, sa mga gustong magnegosyo na kumbaga kung ano yung abot mong kapital, di ba? Kung ano yung kaya ng budget mo, yun yung maganda sa kanila kasi business-friendly din na hindi mo kailangan ng malaking kapital no, para makapag-start ng gusto mong negosyo. Diba? So, ito yung binigay nila sa ating package 1. Merong 10 pieces nito pita bread. Tapos merong karne, merong isang keso, merong mga gulay. Yan. Tapos merong ditong nakapaloob din. Ay, kapaloob. Meron ditong kasamang mga guide kung paano mo siya gawin. Tapos meron din ditong product care guide. Diba, hindi mo naman ito mauubos ng isang araw. Diba, hindi mo naman mabibenta lahat. Kaya merong nakalagay dito kung paano mo siya itatabi. Ano, meron silang kasamang, eto, yung mga lagaya. Diba, sa murang halaga lang, makakapagsimula ka na ng shawarma business mo. Meron din kasamang hand gloves na plastic na 10 piraso. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung mga sauces. Kasi diba, isa rin ito talaga sa mga nagpapasarap lalo sa shawarma, diba? Sobrang thank you shawarma kasi itong maganda, makakagawa ako ng DIY shawarma ng sarili ko. Ito nga kasama na lahat yung sa product guide kung paano mo siya i-prepare kasi dadaling to sa'yo ng fresh from the kitchen nila. Iinitin mo lang, napakadali lang ito. Ininit ko lang siya sa pan kanina na mainit. Tapos hindi na rin kailangan ng oil. So yun din yung maganda sa kanya. Diba? Tapos ito, napakadali lang. Initin mo lang. Then on the go na, napakadali. Gagawin mo na lang siya. At dahil ako, napakabango ng karne nila. Actually, yung kaka-start ko pa lang siyang ilagay sa pan. Talagang maamoy mo na yung aroma eh. Ang bango, ang bango, ang bango. Yung amoy pala, mabubusog ka na eh. Diba? Tapos itong pita bread nila, napakabango din at sobrang lambot. Ha? Nung niluto ko siya, siyempre napipindot ko siya. Ang lambot niya. So ngayon, huhusgahan na natin dahil. Paghugas na pala ako ha. Huwag niyo kayo ibaba. Tsaka DIY naman siya eh. Bala kayo kung anong gusto niyong pagkakasunod-sunod ng paglalagay niyo. So ito, unahin ko itong pita, tapos itong carne. Yan. Pagdagan natin. Tapos lalagyan natin ng gulay. Sarap. Dadali ko pa lang siya. Masarap na masarap na siya. Siyempre, hindi pwede mo ko lang. Lagay tayo nitong garlic. Saka parang lahat naman ang sauce nila is masarap. Itong mga sauce nila, no? Do not refrigerate. Nakalagay naman dito eh. 2 weeks. Kailangan sa 2 weeks is maubos na natin siya. Tsaka yun yung maganda. Kung wala kayong ref, di ba? It's okay to use na. Hindi naman kasi siya nire-ref kaya. Baga napakadali lang. Basta, syempre, dapat room temperature pa rin para hindi masira yung sauce natin. At meron silang 3 sauces. Ang hot sauce, cheese, and garlic. Sobrang sarap ng karne niya. Yung medyo matamis siya, pero matamis na maalat na masarap. Tapos yung pita niya, no, super lambot. Ang lambot ng pita niya. Sarap niya. Ang dami yung lasa niya. Saka, maano yung ano niya, pita wrap niya. Ang sarap. Okay, the best. Wala akong tarap mo. Ang tarap ako yung sauce niya. Sama lang yung tamis, saka yung ano. Ang hang.
Masarap siya, malambot yung pita, malambot yung karne. Masarap siya, promise hindi kayo magsisisi. Oo, oh, masarap eh. Malambot yung tinapay. Grabe, super legit. Ang sarap talaga. Itong karne nila, talagang bagay na bagay. Lalo itong mga sauces nila, super sasarap. Lalo nung iniinit ko na siya, talagang yung aroma ng karne, yung ang bango, sobrang bango. Hindi nyo na kailangan maglagay ng mga pampalasa, hindi nyo na kailangan ng mantika. Saka ang juiciness ha, ang juiciness ng karne niya, sobra. Hindi ko magpiprepare ng sarili mong shawarma, o bongga, diba? Ang lakas makasosyal din, ako, isa pa to. Ang lakas makasosyal, alam mo nagtinda rin ako shawarma dati, ako. Nagsara lang kasi nalugi. Kasi hindi masarap. Saka ito yung maganda, no? Pag nagtitinda ka kasi, dito ka makakakilala ng iba't ibang customer, dahi. Ay, naku, nakaka-stress. Meron akong mayaman na customer, dahi. Bumaba siya, nakakotse. Nakakotse, ah. Pagbaba, ano mo sabi? In English ako. Sabi, I wanna buy this some shawarma. Sabi ni ganun. I wanna buy this some shawarma. Shawarma. Yun ang sabi dahil, naku, arte, di ba? Ang arte. Ayun, bumili. Pero hindi na bumalik kasi nga, hindi masarap. Tapos eto pa, may bumili isa. Ito naman yung hindi social. Yung naglalakad lang siya dahil, ang dami na lang supot. Galing palengke. Sabi niya. Magkano ito? Sabi niya, magkano ito? Magkano itong sawarma mo? Sabi niya, sawarma. Pero siyempre tayo, since social tayo, oh, tayo since social tong art shawarma dahil napakasarap niya. Art shawarma. Oh. Yun ang itatawag natin. So, shala-shala tayo rin. Pero ano ah, ang sarap talaga nito. Diyos ko. Ito yung hindi ka mapapahiya eh. Kahit ibenta mo ng mahal. Actually, hindi naman yung super mahal. Siyempre, termo mo lang sa SRP na presyo niya, di ba? Pangit naman yung magsobra-sobrang mahal. Pero, ito talaga yung mabibili siya eh. Kahit super mahal, mabibili siya dahil ang sarap. Yung kalidad ng meat niya, yung kalidad ng pita niya, yung pagkagawa, yung amoy, yung lasa. Ayun ako, sobra, super sarap. So ito, sa mga gustong mag-start ng business nilang shawarma, you can message there guys. Meron silang FB page, ito. Nandyan lahat, mag-inquire kayo, mag-PM kayo sa kanila. Then, ilalagay ko na lang yung website nila sa aking description box para mas mabilis nyo silang ma-message. Tapos, nagtitinda rin sila ng mga ano, mga stall, mga saucepan. Actually, lahat eh. Lahat ng kailangan mo sa pagninegosyo ng shawarma, meron sila. So, hindi ka na mahihirapan. Sobrang dali na lang magsimula. Magbabayad ka na lang dahil. Siyempre, may bayad. Kompleto na sila. Lahat ng kakailanganin mo is meron sila. May ipoprovide nila. Kaya maganda eh. Kung gusto mo nang simulan yung business na to, syempre, huwag ka na magkatumili. I-message mo na sila, no, dahil para bongga na. At social tong art shawarma dahil. Hindi to basta-bastang shawarma. Alam mo ba na featured na sila ni Ninong Ryan? At marami na silang show dahil na na-sponsoran itong kanilang shawarma. Talagang napakasarap nitong shawarma. Naku, wala akong masabi. Art shawarma? Bili na! Arte! Dahil dito sa art shawarma, buhay mo ay sisigla! Gusto mo ba yun? Sobrang sarap talaga. Sobrang sarap. So, thank you art shawarma dito sa masarap na shawarma. So, tapos na tayo. Kung gusto mo aking video, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para update ka sa aking mga bagong videos. At yun lang, maraming salamat. And God bless everyone! Let's go!